Hello mga kasolsters! Welcome back to our channel. Ngayon mga kasolsters, panibagong kaalamanan naman po ang aking ibabahagi po sa inyo tungkol sa kung saan po dapat natin ilagay sa iba't ibang lugar sa ating bahay, sa ating sarili, ang napaka-powerful na asin. Ano po? Okay, pero bago yun mga kasolsters, please don't forget to subscribe kung bago lamang po kayo sa aming channel and then click the bell button para lagi po kayong notified sa mga susunod po naming videos at sa mga bago naming videos. Mga kasolsters, ito po may mga nagtatanong sa akin, no po, dahil ito rin po naman ay ginagawa ko sa aking sarili, sa aming mag-asawa, sa aking anak, ano po. Okay, ibabahagi ko po ito sa inyo dahil ito po ang aking ginagawa at inspired na inspired po akong gawin ito. Ito po ay napanood ko rin at ginawa ko rin at masasabi ko nga po talaga na tama naman, positibo naman talaga ang mga nangyayari. At kahit noon pa man po ay lagi nang itinuturo sa akin ng aking ate na maglagay ako ng ganito kasi raw po ito ay humihigop, no? At nagki-cleanse ng mga negatibong enerhiya sa loob ng tahanan sa ating sarili. So matagal na namin itong ginagawa pero hindi ko alam na ito po pala ay isa sa mga nagdudulot sa atin ng swerte or mga pampaswerte. Ano po? Kasi kahit sa mga paniniwala noon-noon pa, ito raw po ay nagtataboy, no, ng kamalasan at mga masasamang elemento, no? Ito yung mga ginagamit na pangtaboy. Ano po? Okay. So saan-saan po natin dapat ito ilagay? Ito po yung kapangyarihan ng asin. Saan dapat po ito ilalagay? Sa iba't ibang bahagi ng ating tahanan at sa ating sarili. Ano po? Okay. So saan po ba dapat natin ilagay ang asin? Okay. Unang-una, sa amin pong tahanan, ako po ay naglalagay ng asin bago pa po pumasok sa aming main door. Doon sa may bintana namin, bago pumasok kasi ang main door namin ay may katabing bintana, no, inilalagay ko po yon sa isang maliit na baso, ano po, at naglalagay na po ako ng asin doon. Doon po, pagpasok pa lamang po ng inyong tahanan, pwede na po kayong maglagay ng asin. Huwag na huwag po ninyo itong ilalapag sa sahig. Dahil bawal na bawal daw po at pinaniniwalaan na nagdudulot ng masamang enerhiya ang asin na natutunaw sa sahig. Ano po? So ilalagay po ninyo ang asin doon pagpasok na pagpasok pa lamang po ninyo sa inyong main door. Okay, maaari pong nakalagay po ito sa may taas o maaari po ito ay nakalagay sa baba yung hindi po matatamaan o masisipa. Pangalawa, maaari rin po kayong maglagay ng asin, no, sa inyong center table. Okay po, sa center table. Okay, maaari rin po kayong maglagay nito sa likod ng inyong pintuan. Para pagpasok pa lang ng mga sa labas, sa loob ng pinto, sa labas at sa likod ng pintuan, pagpasok pa lang ninyo, ano po, ay maitaboy na ang maaaring makapasok na mga negatibong enerhiya. Sa center table, mga kasolsters, maaari po kayong maglagay noon, doon, no, parang lumalabas ang parang decorations ninyo para pumasok ang mga positibong enerhiya. Maaari rin po nating ilagay ang asin, no, makapangyarihang asin na nagtataboy ng mga kamalasan at mga masasamang elemento sa loob ng ating tahanan, sa ating kusina, sa ating dining table, sa ating CR, ano po, sa naglalagay din po ako dito sa ilalim ng aming higaan. Kung kayo po ay may bed frame, doon po mismo sa ilalim ng inyong higaan, mga kasolsters. Okay. Pagdating naman po sa atin, ako po ay laging may daladalang asin na inilalagay ko po sa aking bulsa, sa aking pitaka, no, sa aming sasakyan.
Okay po. So, doon po natin pwedeng ilagay ang asin. Tapos po, pwede rin po natin kung may hagdan po kayo, pwede rin po doon sa umpisa pa lang ng step ng inyong hagdan, kasi may halaman po akong nakalagay doon bago pag-akyat sa aming hagdan, ay naglagay na din po ako ng asin doon. Ano po? Doon po sa mga feeling ninyo, mga kasosters, na parang may kakaiba enerhiya, no? Lalagyan po ninyo ng asin. Yun po yung mga proper place kung saan pwede po natin ilagay ang ating asin. Sa counter table namin, sa coffee table namin, so naglalagay po ako ng asin doon, mga kasosters. Ano po? So, yun po ay isa sa mga pampaswerte. Bakit pampaswerte? Dahil ito po ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya at nagtataboy ng mga masasamang elemento. Kung kaya't inilalagay ko po yun sa iba't ibang bahagi ng aming tahanan. Yun po yung proper place kung saan po dapat natin siya ilagay. Okay na ba? Okay po mga kasosos. Kung pampaswerte naman po pagdating sa ating paghahanap ng trabaho, sa mga reports, kung kayo ay mga estudyante pa lamang, sa mga mag-exam, mga kasolsters, maaari po kayo nitong maglagay sa ilalim ng inyong mga sapatos. Siyempre, hindi po ninyo ipapatak doon. Ilalagay ninyo po sa isang maliit na plastic. Ano po, at ilagay po ninyo doon sa ilalim ng inyong sapatos. Di ba pagka binuksan ninyo yung sapatos, yung may isa pang parang ano ba tawag doon, cork ba yun? Ilalagay po ninyo doon sa ilalim noon ang asin, mga kasolsters. So, yun lamang mga kasolsters, kung paano ang paraan or ano ang iba't ibang paraan kung saan dapat natin ilagay ang ating mga asin na pinaniniwalaan natin nagtataboy ng mga kamalasan, ng mga negatibong enerhiya, ng masasamang elemento at palitan ng swerte at magdudulot ng kasaganaan sa ating buhay. Yun mga kasosters ang ating gawin mga kasosters. So, huwag po nating hahayaang matunaw ang asin mga kasosters at matapon ito sa seg dahil nagdudulot po ito ng kamalasan. Kung kaya, doon po sa mga lugar na nabanggit ko, mga kasosters, at ilagay natin sa tamang lalagyan ang asin, huwag pong tatakipan mga kasosters, ay mag-aakit po ito ng kaginawahan ng kasaganahan sa ating buhay, sa ating tahanan. Yun lamang mga kasosters, maraming salamat. At kapag ka natunaw po ang asin, palitan po agad mga kasosters. Bye! Thank you for watching. And please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong notified sa mga susunod naming videos. And like, share, and leave your comments down below para po maibahagi rin po natin sa iba ang mga kaalamang katulad po nito na hindi kagagastos pero giginhawa po ang ating pamumuhay. Huwag pong kakalimutan ang magdasal palagi mga kasosters, patatagin, patibayin ang ating paniniwala sa ating Panginoon at matuto laging magpasalamat maliit man o malaki ang mga biyayang ating natatanggap. Bye mga kasosters!